Hello mga kaibagyo, magbabalik na naman tayo dito sa panibago nating video. In today's video, titignan naman natin yung Hydraverse NFT game. But before we proceed, please like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bago nating video. Balik na tayo sa kanilang official website. So yung game na to isang play to earn PvP racing game. Ayan, and na-develop siya sa Binance Smart Chain pala. Scroll lang natin. And in the future, pwede nating laruin sa Android, iOS, at sa PC natin. Eh ito pala meron siyang 4 different gameplay, which is pwede tayong mag-breed ng mga dragon kung gusto natin. Pwede nating or pwede tayong mag-trade or mag-buy and sell sa kanilang marketplace. And pwede tayong mag-race and Hydra Crack, Hydra Cup kung gusto natin. And in the future magkakaroon ng AR at VR gaming experience. So maganda to kasi first kung sakali. Yung name ng kanal yung token ay Hydracoin and meron siyang 500 million total supply. And paano tayo makakapag-earn dito sa game na to? Pwede tayong mag-train ng mga dragons, pwede tayong mag-buy and sell sa marketplace, pwede tayong mag-stake ng token or NFT and makakapag-earn tayo ng kanilang token. Pwede tayong makapag-earn via racing and pwede tayong makapag-earn pag magpaparin tayo ng mga dragons natin. And meron silang 2 burning mechanism dito, which is every race kailangan nating mag bayad ng fee and buy pack yun din, yung isang burning mechanism nila. Tingnan naman natin yung kanilang roadmap. So ayun, ito yung mga natapos. This December, magkakaroon ng alpha version, NFT AR, IDO, marketplace, stake, token. Pwede tayong mag-train ng mga dragons. Sa January naman, magkakaroon na ng play to earn. Magkakaroon din ng dragon race, staking. Pwede natin siyang laruin sa Android, iOS at PC version. Sa March 2020 naman, magkakaroon ng new racing model. New training, new feature siguro to, Dragon Rent. Sa Q2 naman, Dragon Rent, Race Course Rent, Hydra Cup. Sa Q3 naman ng 2022, pwede natin siyang itry sa VR. Ayan, ito na yung kanilang mga team. So, yung mga team nila ay mga ducks. Ayan, kasi wala tayong makita more information sa kanila. Ito naman yung kanilang mga advisors. So, the same din, mga ducks. And ito naman yung mga backer nila. Everest Capital, X Network Capital, Rosion Finance, ayan, One Tap, BSC. Check naman natin yung kanilang white paper. Tignan natin kung ano yung Hydraverse. So, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, isa itong play-to-earn PvP dragon racing game. Ayan, and na-develop siya sa Binance Smart Chain. So, pinag-combine dito yung dragon racing, 3D NFT, and yung metaverse. Check naman natin yung character in-game nila. Yung mga dragons nila, meron silang different stat, may movement speed, strength, endurance, speed, diving time, and etc. Yung mga dragons din nila pwede nating i-upgrade yung kanilang level or ipa-level up yung mga dragons. So ayan, 1 dragon plus 1 star dragons equivalent to 2 star dragon level 0. 2 star dragons plus 2 star level dragons is equivalent to 3 star dragons. So on and so forth. Check naman natin yung kanilang game flow. Kung makikita nyo rito, yung mga dragons natin, pwede nating i-train, pwede nating pakainin, pwede nating i-send sa adventure siguro to, pwede nating i-display sa dragon part and makakapag-earn tayo ng D-coin. Ayan. So, yung dragon din natin, pwede nating i-send sa Hydra Cup, pwede rin nating i-race. Ayan. And pag nanalo tayo, makakapag-earn tayo ng D-coin and earn XP. So, ayun, check naman natin yung kanilang gameplay. Ayun, pwede tayong mag-breed, pwede nating i-train yung ating mga dragon, pwede nating i-send sa racing, pwede nating iparent kung gusto natin. Check naman natin yung kanilang dragon egg. So, dito sa kanilang dragon egg, meron silang 3 different rarities. May normal egg, epic eggs, legendary egg. So, ayan. Tignan naman natin yung kanilang breeding. So, ayan, dito sa kanilang breeding, pag pinapakain natin yung ating mga dragons, makakapag-earn tayo ng XP or yung mga dragons natin makakapag-earn ng XP. Pwede nating paliguan yung mga dragons natin and makakapagkuha siya ng happiness. Yung note pala guys, yung happiness is requirement kasi meron tong effect sa ating dragons performance. Check naman natin yung kanilang dragon training. Yung mga players dito kailangan i-complete yung kanilang mga tasks and kailangan nilang i-train yung mga dragons nila para makapag-gain sila ng experience point. Check naman natin yung kanilang dragon racing. Pag meron naman tayong dragons or nag-hire tayo ng dragons, pwede nating i-send sa different race courses. Ito yung real-time racing, offline racing, and Harley racing. So pag nananalo tayo dito siguro makakapag-earn tayo ng kanilang tokens.
Ayan, check naman natin yung kanilang Dragon X Vision. Each dragon na meron tayo, nag-generate ito ng 1 value over time and merong 2 different perks dito. May fountain at money tree. Dito sa kanilang fountain, dito nagle-level up yung mga dragons natin. Dito naman sa kanilang money tree, ito yung nag-generate ng money. And tong money tree na to, pwede nating bilhin sa kanilang marketplace or sa shop. Check naman natin yung kanilang Hydra Cup. Dito naman sa kanilang Hydra Cup, nag-hold sila ng tournament every December. Every week naman, namimili sila ng 9 best rider na pwedeng makipag-participate sa monthly race. Dito naman sa kanilang monthly race, merong 36 races and na-divide siya into 6 different tables. Sa final round naman, namimili sila ng 12 strongest racer, kung saan yung 12 race strongest racer na to, na-divide siya into 4 groups. And yung mananalo na 4 winners, magpa-participate sa 1v1 round. Ayan, check naman natin yung kanilang Dragon Rent. Dito sa kanilang Dragon Rent, pwede tayong mag-rent ng mga dragons natin. And merong 2 types of renting, may fixed price renting and merong reward sharing rental. Siguro ito yung 4 scholarship, siguro, hindi ko lang sure. Check naman natin yung recourse for rent. Kung gusto naman ng mga players mag-rent ng race course, punta lang sila sa rental area. Kailangan lang pumili ng racetrack and kung hanggang kailan nila i-hire yung race course. Ito yung mga benefits na pwedeng makuha ng mga players. 70% participant fees from races. Ayan. There are rankings number of racers participant in the racetrack. So, ayan. Check naman natin yung kanilang AR and VR. Isa to sa maganda dito kasi pwede nating laruin yung mga dragons natin in reality. Check naman natin yung kanilang collectibles. So, ito yung mga collectibles nila. Check natin yung kanilang dragons. So, wala pa. Check naman natin yung race course. Wala pa rin. Check naman natin yung kanilang Dragon Balls. Siguro, to be announced, siguro ito. Tignan naman natin yung technology na ginamit nila. So, ayan. BSC, Smart Contract, AR at VR. Ayan. Check naman natin yung kanilang tokenomics. Check natin yung kanilang token summary. Ayan nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, meron silang 500 million total supply. Check naman natin yung kanilang token utilities. So, ayan. Yung mga user, pwede silang maging Hydraverse. Kailangan lang nilang bumili ng HDVs. Ayan, kailangan nating mag-join sa reward programs para makareceive sila ng HDVs. Yung mga HDV token, pwede nating pang-stake and makakapag-earn tayo. Pwede nating gamitin pang-hire ng mga NFT, pwede nating gamitin pang-breed, pwede nating pang-bayad sa racing fee, pwede nating pang-bayad ng racing courses kung gusto natin. Kung gusto naman nating mag-hold ng mga NFTs, pwede tayong bumili sa kanilang marketplace, pwede tayong makakuha dito sa pag-join natin ng kanilang reward program. Ayan. Check naman natin yung kanilang token allocation. So ito, yung 8% mapupunta sa community, yung 28.5% ito yung makukuha ang reward ng mga players. Yung 1.6% mapupunta sa seed ground. Yung 8.6% mapupunta sa private round, yung 1.3% public round. 5% mapupunta sa marketing, 12% mapupunta sa liquidity and leasing, 15% mapupunta sa development, yung 20% mapupunta sa kanilang team. Check naman natin yung kanilang roadmap. So ito yung nakita natin sa kanilang official website kanina. Tignan naman natin yung kanilang team. Ayan, so ito yung more information about sa mga team nila pero hindi natin makita yung mga pagmumukha nila. Ayan, ito yung kanilang mga advisors. Ayan. So, ito lang guys. Kung gusto niyong mag-invest dito, always do your own research. And kung nagustuhan niyo itong video na to, please like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bago nating video. Peace!